Okay, additional problem para sa trigonometry. Two sides of a triangle measures 8 cm, 9 cm, and their included angle is 60. No? So first, i-drawing nyo yung triangle. So yung first side daw is 8 cm. Then the other side is 9 cm. Then the angle is 60 degrees. So what's the value of the third side? So again, kapag ganyan yung problem, so formula lang, given ka ng two sides, c squared is equal to 8 squared plus 9 squared. Plus a minus 2 times 8 multiplied by 9 multiplied by the cosine of the included angle. So, magkano to see? Color red. Gawin natin ba? Okay, so magkano? Pakicalculate. So that is the square root of 8 squared plus 9 squared minus 2 times 8 times 9 cosine of, by the way, wala palang squared yun. So ako nakakuha yung squared na to. So C is equal to square root of 73 or 8.544 centimeters. Okay? Next, for number 2. Given the angle ABC, whose angles are A. Okay, drawing natin yung triangle. Yeah. So, the angle ABC, ABC, the angle A daw is 30, the angle B is 110, then the side B is 40. So, ano yung side C? That is equal to 180 minus 110 minus 110. Magkano to? 180 minus 140, that is 40. So, ang sabi, find the length of the bisector of the angle. So, pagka sinabing bisector of the angle, ibabisect daw natin yung angle na T. So, kung angle 40 yan, this is 20, this is also 20. So, ang nahanap natin pala is this length. No? So, this is X. So, ngayon, ano yung angle na to? Kasi di ba makakabuo tayo ng triangle. 180 minus 50, that is equal to 130 degrees. So ngayon, pwede ka nang gumamit ng sine law kasi meron kang side as opposite angle, side as opposite. So you will use x over ang itong kulay. X over sine 30 is equal to 40 over sine 130. So, what's the value of x? That is equal to 40 sine 30 divided by sine 130. That is equal to 26.108 centimeters.
yung screenshot. No problem. Ay, nag-list lang yun. Number 3 na tayo. Okay, ginamit. The sides of the triangular lot are 180 and 160, 171. So, gawa ka ng triangle. Oh, sabi, meron ka daw sides na 170, 160, plus 190. Ngayon, the lot is to be divided by a line bisecting the longest side. So, ito yung longest side, ito, no? So, ibabisect daw natin and drawn from the opposite vertex. So, ang tawag sa kanya is the median. So, para makuha natin si x, alam natin na ito ay 95. This is also 95. So, what's the value of this theta? So, di ba kapag makasolve natin yan, given tayo ng tatlong side, no? Para makuha si theta, kasi sa cosine law, kailangan natin na tatlong angle. Okay. Eh, sorry, tatlong side. So, makuha natin yung angle. Then, yan, gamitin natin ito using cosine theta. So, ano yung opposite side niya? 170, no? So, you will use 190 squared plus 160 squared minus 170 squared divided by 2 times 190 plus times 160. So, magkano si cosine theta? So, cosine theta na lang gamitin ko. Or kung gusto niyo, kunin niyo yung theta mismo. Pero kung cosine theta, okay na yun. So, that is 190 squared plus 160 squared minus 170 squared over 2 times 190 times 160. That is equal to 41 over 76. Ngayon, gagamitin ko naman yung triangle na to para makuha ko si x. Diba? X squared, that is cosine law, 95 squared plus 160 squared minus 2 times 95 times 160 cosine of theta. Ano value ng cosine of theta natin? Di ba yun na yung 741 over 76? So, what's the value of x? That is the square root of 95 squared plus 160 squared minus 2 times 95 times 160 times 41 over 76. That is equal to 135 meters. By the way, may mga formula dito, pero hindi ko sinasuggest na kabisaduhin nyo. Kasi kaya naman kayo solve using trigonometry. Try nyo din mag-calc yun, no? Kahit online lang. Tapos, i-write nyo yung solution, much better, compare sa, tinitignan nyo lang. Okay, ano yun yung tawag dito? Recall natin. This is the angle bisector na binabisect niya yung angle. Ito naman ay median. Binabisect niya yung side. Yan ang sabi.
Ay, naging mahaba ata ito. Ito na natin. Next, from outside the point of equilateral triangle, so yung sabi yan, no? From a point outside the equilateral, so assume natin this is equilateral x, x. The distance of the vertices, so for example, ito yung point, so from the vertices are 22, so ibig sabihin 22 yung pinakamahaba, tapos ito yung 14. And then, kung symmetrical yan, ibig sabihin this is equal to 30 degrees. So, iname ko na ito as A, B, C, tapos ito si point O. So, ngayon, gamitin ko yung triangle na O, B, A. Sundan, this is B, this is O, this is A. We have X, 14, then 22, and then this is angle 30 degrees. So you have two sides and then not included an angle. So ilang angle masasolve natin? So that is 14 squared is equal to X squared plus, cosine lang ulit, 22 squared minus 2 times X times 22 cosine of 30. So, you have a quadratic equation, x squared minus 2 times 22 cosine of 30, and then factor natin x plus 22 squared minus 14 squared equals 0. So, this is a, b, then c. So, what's the value of x sub 1 and x sub 2? Mode 5, please. That is 1. Negative 2 times 22 times cosine of 30. Then 22 squared minus 14 squared. That is equal to 16 square root of 3. Or 6 square root of 3, or in decimal, 10.392, saka 27.713 centimeter. So, dalawa yung tamang sagot. Tapos, dalawa yan lumabas sa choice. What is lumabas na pareha sa choice? Ilan yung tamang sagot? No? So, syempre, i-check natin. So, kapag mag-dinamit ko yung triangle na to, so, for example, na, for example, ito yung triangle na yan. Ginamit kong side ay 27.713, tapos ito angle 30, joke 60, angle 60. Ano yung height natin dito? Or this is 16 square root of. So, h is equal to the sine of 60 is equal to 8 over 16 square root of 3. So, what's the value of h? Mode 1, that is 16 square root of sine of 60. That is equal to 24 centimeters. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin yung 24 centimeters na h, yung 22 na itong point na yan, nandiyan dyan pa lang yan sa loob. This is 22. Tapos, ito yung 14. Then, this is also 14. So, paano siya masi-check?
22 tas 14 na. So, ito ano yung side natin dito? 8 square root of 3. Ito din 8 square root of 3. So, try nyo nga yung Pythagorean. This is 2. Kung 14 yung distance na to, means 8 square root of 3 square natin plus 2 square. So, dapat 24. 14 sana. So, ibig sabihin, tama. Ito yung 22 nasa loob. Tapos, nasa loob din si 14. So, ang tamang sagot dito ay yung mas maigse. Dahil, yung point niya, sure tayo na nasa labas na siya na triangle, no? Hindi sa inside the equilateral triangle. Sabihin nyo muna pala. Huh? Again, no? Kapag ginamit natin yung maliit na x, no? Na 10, ibig sabihin, liliit yung triangle natin. So, ngayon, yung point na to is lalabas na siya. So, kaya dalawa yung pwedeng masolve natin. No? Parehas na lumalabas ito. So, siyempre, i-analyze nyo kung alin yung outside, alin yung inside. May number 5 tayo. Points A and B are 1,400 meters apart. So, points A and B are 100 meters apart. Point A, the bearing of the building of C is 47 north of west. No? So, ibig sabihin, nasan yung north natin? Nandito. Nasan yung west? Nandito dito, no? So, that is... So, mapupunta dito ba yung... And then, yung isa naman daw, yung bearing ni C is north of east. Nandito dito. So, ibig sabihin, maliligaw na yung drawing mo, no? So, what if baguhin mo siya? Nandito si A, and nandito si B. So, ito si B, ito naman si A. So, yung bearing daw ni north of west, 47 north of west. This is 47 degrees north of west. Tapos si B to C, that is north of east. So, hinahanap natin si, ano daw yung distance, shortest distance of the building C to the highway. So, ito si distance 8. No? So, paano gagawin niyo dyan? So, alam natin na this is 1,4. Ngayon, alam mo na ito ay... Ay, ito ako, hindi ako gumagamit ng ano dito. Minsan gumagamit ako sine ko. Saka ako sine lo. Pero kung kayo tangent, pwede rin. So, gawin ko itong x. Tapos ito 1,4 minus x. Ito yung mga common problem. So, the tangent of 47 is equal to the opposite. No? That is h. And then this is the adjacent. H over... 1,4 minus x, and then the tangent of 33, that is equal to h over x. So, kailangan ko si h, so I will use x is equal to h over the tangent of 30. Then, substitute ko dito, we have 1,4 minus h over the tangent of 30 is equal to h. No? Hindi ko na multiply na tangent of 47. Nakamot ang times ng tangent of 47. So, magkano na ngayon si B?
That means bone 1. That means tangent 47 times 1/4 minus x over the tangent of 30 equal x. Okay, shift all. That is equal to 500 parang naman yung tangent 33 ko. Sorry, tangent 33 pala to. Sabi ko, parang wala akong na-calc doon sa 33 niya. So, palitan na natin ng 33. Ito yung ginagamit ko, ano. Nagsa-sine law po ako. So, ito gagamitin ko itong angle na to, no. So, other solution lang naman. Baka magustuhan nyo lang. So, this is the part when, okay. So, lalagay ko ito as this. Tapos ito, di ba 47 plus 33? 47 plus 33. 80. Ibig sabihin nito ay 100. Tapos magsa-sine law po ako dito, ano. The 1/4 over the sine of 100 is equal to z over the sine of 33. So, may value na tayo ng z. That is 1/4 sine of 33 divided by the sine of 100. Okay lang. Then, gagamitin ko to. The sine function, no, kasi may angle ako, tapos opposite, tsaka hypotenuse. So, the sine of 47 is equal to opposite h over z. So, magkano si h? That is equal to 1/4 sine of 33 multiplied by sine of 47 divided by sine of 100. So, what's the value of h? That is equal to 1/4 sine 33 times sine 47 over sine 100. Same lang, 566.256. Dapat, no? Pero kung ayaw nyo magsulat, kahit ang bala kayo kung anong gusto nyo gamitin na method. Ibigyan ko kayo na marami. Options. You can want, you can three.